Fire Signs, welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan natin ano yung mensahe sa'yo. So meron tayo ditong number 6. Ang sinasabi sa'yo dito is enjoy time. O diba? Mercury retrograde pa kasi hanggang ngayon. Fire sign. So siguro madami ng mga kaganapan, ang daming nangyari, ang daming ganap sa life nyo. Yung iba sa inyo, nahihirapan na kayo, nai-stress kayo sa mga nangyayari. Minsan kasi talaga, or sabihin natin yung Mercury retrograde kasi, is yan yung mga feelings natin eh. Maybe mga unfinished business, maaaring may mga bumabalik sa inyong mga tao, di ba? Nagme-message sa inyo, out of nowhere, biglang inad ka ni ex, di ba? Nag-friend request siya sa'yo, something like that, mga ganyan ba? May mga bumabalik kasi mayroon silang mga unfinished business sa'yo. Okay? And yung mga unfinished business na yan, pag natapos na yung Mercury retrograde at naayos nyo yan, mawawala na din yung taong yun. Pwedeng mawala na din yung connection. Diba? Kaya, kung si ex yan, yun, huwag kang umasa na fire signs na magiging okay kayo, nababalik kayo sa dati, etc. Kasi baka panandalian lang yan. Kaya kayo nagkakausap ngayon kasi kailangan meron kayong tapusin. Yun nga, yung unfinished business nyo, baka closure lang yung kailangan. So, kung mayroon naman po kayo about naman sa money, ang sinasabi sa iyo ngayon is huwag ka munang mag-invest, 'di ba? Huwag ka munang pumirma ng mga kontrata, ganyan. So tingnan natin ano pa yung mensahe sa iyo. Spirit guide, archangels, ano po yung mensahe natin kay fire sign? So enjoy ka lang muna, relax, ayan. Sabi nga, ito yung time para magplano ka. Pero fire sign, alam ko, nasabi ko na yun sa inyo, kung meron kayong mga, kung naghahanap kayo ng trabaho, tapos wala pa rin kayong trabaho hanggang ngayon, di ba? Naghahanap nga kayo, di ba? So, kung meron na kayong mga na-applyan before, applyan nyo ulit, pasahan nyo ng resume, kasi mataas yung chance na matanggap kayo. Hanggang June 3 pa po ang Mercury retrograde. So, yung iba naman sa inyo, baka nasira na yung phone nyo, yung mga ganyan ba? And nasira yung phone nyo, basta ganun. Ngayon, may pagkakagastusan kayo. Tignan natin. Or more on sa gadget, baka yung TV nyo, nagloko na, ganyan. Ano yun, umiilaw lang siya pero walang tao, ganun. Wala, yung screen ba, ganun. Sabi ni Archangel Preminilik, be conscientious, cooperate with others for the highest good. O diba, kaya nga kung ayan, kung meron kayong ginagawang project, pagdating sa trabaho, di ba? Yung integrity ba? Oo. Pangalagaan nyo yung integrity nyo. Tapos, ayan, sabi nga dito, cooperate with others for the highest good. So, kung mapapabilis naman yung trabaho nyo, why not, di ba? Na talagang makihalubilo ka, makisama ka doon sa mga kasamahan mo. Or siguro, ngayon, fire signs, may isang tao dyan or dalawa, o kung ilang man tao yan sa paligid mo, sa trabaho mo, na alam mo na sila yung nakakaabala or nakakapag-delay doon sa trabahong ginagawa nyo kasi hindi nyo matapos-tapos dahil either nakikipag-chikahan lang yung katrabaho mo na yan. Alam mo yun, nandyan siya sa trabaho pero ayun, nagmamarites siya, ganyan. Diba, hindi niya iniintindi yung trabaho niya na sabihin natin na kailangan mo kasi yun ngayon. Okay, ikaw yung, kunwari hindi niya natapos yun, ikaw yung magagahol sa oras kasi kailangan mo pa, kunwari i-check yun, ikaw yung finishing, ganyan. So, nangyayari, lagi kang naghahabol. So, diba, paano mo nga naman ma-enjoy yung time mo kung lagi kang naghahabol sa trabaho, diba? Tapos yung iba sa inyo, nag-overtime pa kayo. Yung iba nga sa inyo, thank you lang yung overtime. Ibig sabihin, walang bayad. So, tignan natin. Ano pa yung mensahe? Ayan, baka may mga makatulong sa'yo. Diba? Kunwari, may problem ka ngayon. O, diba? Huwag mong sarilinin. Ganun. Baka kailangan mo ng makakausap. Or, kung hindi makakausap, baka kailangan mo ng makikinig sa'yo.
Tingnan pa natin. So, may transformation dito na magaganap siguro daw sa way ng pakikitungo mo sa ibang tao, fire sign. So, tignan pa natin ano pa yung mensahe sa'yo. Spirit guide, mayroon tayo ditong you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. So, yung iba sa inyo, nag-aalala kayo sa mga anak nyo, ganyan. Diba? You and your loved ones. New moon in Cancer. So, yung Cancer nyo, ay yung Cancer, yung moon nyo po ay pwedeng Cancer. O kaya naman, dominant yung Cancer sign nyo sa inyong natal chart. Ayan. Tignan pa natin ano pa yung mensahe sa'yo. So, kuha muna tayo ng mga oracle cards. Ayan. Spirit guide, ano po yung mensahe natin? For fire signs, the temptress, seduction, deceit, a broken promise. So, ayan yung iba sa inyo. Mukhang may nanlandi lang sa inyo. Fire signs, tapos ayun, after. Iniwan na kayo, ganyan. Diba? Niloko lang kayo. Tignan pa natin. Or maybe kayo to, very temptress kayo ngayon. Ibig sabihin, madaming na-attract sa inyo, madaming nagde-desire sa inyo, parang temptress ka nga, ayan. Diba? Kahit na hindi mo naman yung intention, pero ayun yung iba sa inyo, parang ano nyo yan eh, natural charm nyo, ayun, charming kayo. Fire signs, yung tipong hindi nyo naman nilalandi yung isang tao, pero yun yung feeling ng taong yun. Oo, binibigyan niya ng mali siya. Oo, binibigyan niya ng mali siya yung mga ginagawa mo. Kahit naman na, sabihin natin, kasi baka very friendly ka, fire signs, kaya ganyan yung tingin sa'yo ng ibang tao. So, number 15 and number 6, ayan, tignan pa po natin. My fearless freedom lights up the world. Ayan. Diba? So, marami sa inyo siguro wala kayong masyadong kinatatakutan. Ano ba yan? Very brave kayo. Diba? Very confident kayo sa inyong sarili. Fire sign. So, alam mo yun, pag very confident ka sa sarili mo, walang makakatalo sa'yo. May napanood nga akong video dito sa YouTube ang sinasabi. Dapat daw, confidence yung tinuturo natin sa mga anak natin. Mm-mm. Diba? Para, alam mo yun, kahit na ano magagawa nila sa life. Okay, kahit ano makakaya nila. So, isa yun sa mga dapat ituro. Confidence. So, dapat kayo, sa bahay pa lang, binibuild nyo na yung confidence ng inyong mga anak. Oo, para din, alam mo yun, para matuto sila, ayun nga, para matuto silang makisama din sa ibang tao, hindi sila mahihiya. Mm-mm. Kaya nga, cooperate with others for the highest good. Kasi, syempre, diba, iba pa rin talaga yung sabihin natin na madaming kaibigan yung isang tao. Eh, syempre, iba-iba naman tayo ng level ng mga friends, diba? Merong mga friends na pang work, pang school, ganito, ganyan, diba? Yung meron ka na friend mo talaga, yung tipong kahit hindi kayo nag-uusap ng matagal, pag nakita kayo, pag nagkausap kayo, parang kahapon lang kayong huling nag-usap, ganun. So, my fearless freedom lights up the world. So, you are an inspiration today sa mga, basta sa mga taong makakakita sa'yo, may sasaya, baka makita ka, ano, merong nagkakakrush sa'yo, tapos, ayan, mapapaganda mo yung araw niya, parang buo na yung araw niya pag nakita ka niya, fire sign. So, tingnan pa natin. Pagdating naman sa iyong career, spirit guide, pagdating naman po sa career ni fire signs, ano po yung mensahe natin ngayong araw? Pagdating sa career. Ayan, so, iano nyo, i-build nyo yung confidence nyo, fire signs. Syempre, di naman lahat, diba? Sobrang taas ng confidence. Tsak, meron pa rin dito na, alam mo yon na taong bahay lang, ganyan. So, yan po yung i-build nyo. Okay, so, pasensya na po kayo kung naririnig nyo man yung tahol ng aso. Tignan natin, fire signs, ano pa yung mensahe sa'yo? Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for fire signs? Spirit guide, fire signs, pagdating sa trabaho. Meron tayo ditong 2 of wands. So, yung iba po sa inyo, may hinihintay kayo. Tignan natin. Spirit guide. Okay, meron tayo ditong 6 of pentacles and the sun. Yan, yung iba sa inyo, hinihintay nyo na lang yung sweldo nyo yata. Oo. Diba, naka-look forward na kayo din sa sweldo nyo. O, tignan nyo, pag natanggap nyo daw yung sweldo nyo or maybe bonus to, ayan,
'di ba? Masasaya kayo, syempre, kahit sino naman, 'di ba? Yung iba nga sa inyo eh, money is life na, money is power, totoo naman 'yun. Tignan pa natin. Spirit guide. Ano yung tingin mo sa'yo ng mga katrabaho mo? Ah, Nine of Swords. Nakikita ko, threat ka, threat yung tingin sa'yo ng mga kasamahan mo sa trabaho. Tsaka hardworking. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ko alam kung malaki yung eye bags mo. Fire sign. So, iniisip nila, nagtrabaho ka buong gabi. Yung iba sa inyo, iniisip nila, hindi kayo nakatulog. O kaya, late na kayo natutulog kasi trabaho kayo ng trabaho. And nakikita nila, workaholic ka, ganyan. Kaya, okay lang din naman sa kanila. Meron ditong okay lang naman sa kanila na, ano ba to, yung reward na matanggap mo ba? O yung recognition, or yung iba sa inyo, promotion. Baka may promotion kayo na matanggap. Kasi sobrang saya nyo dito. Pero more on kasi, dahil sobrang saya nyo, yun nga, baka nga, mabigyan kayo ng bonus or recognition. Pwede rin na, mabigyan kayo ng, ayun nga, promotion nga. Ano ba yan? Nakulit-kulit ko. Paulit-ulit yung sinasabi ko, diba? Nine of Swords, ayan. So, yung iba naman po sa inyo, I don't know, eto, malungkot yung iba naman sa inyo. So, mukhang meron kayong naramdam dito. Ayan. Mukhang wala kayong kinakausap. Tahimik kayo ngayon sa trabaho. Tignan natin. So, parang masama yung pakiramdam mo, masama yung loob mo dito ngayon. Fire signs, or maybe ito yung nararamdaman sa'yo ng mga kasamahan mo sa trabaho. I don't know kung bakit ito, Nine of Swords, or natatakot sila sa'yo, yun yung mas naano ko, kasi nga, feel nila, threaten sila sa'yo, pagdating sa inyong mga trabaho, yan. Tignan natin. Pagdating naman sa kaperahan, spirit guide, kamusta po si fire signs, pagdating sa kaperahan, kamusta yung kaperahan mo, fire signs? Meron tayo ditong the magician at mayroon tayo ditong two of cups. Meron tayo ditong three of pentacles. So, ayan, kung meron po kayong asawa or sabihin natin na lahat kayo sa bahay nagtatrabaho, mas gumagaan yung inyong mga gastusin. Ayan, no? Diba? Tuloy-tuloy din yung flow ng pera nyo. Iba po sa inyo, if ever man na gusto nyo mag-start ng business this year, patapusin nyo muna po yung Mercury retrograde. Ayan. Para, you know, mas maging okay talaga. Tignan natin. And, ayun, pag po kayo ay magtatayo ng business, itapat nyo na new moon. Ayan, sa ano, new moon in Cancer. Okay, ito, kung magtatayo po kayo ng business, kung may umpisahan kayo, kung may pipirmahan kayo, kung lilipat kayo ng bahay, itapat nyo ng new moon in Cancer. So, malapit na yan next month. Tignan pa po natin. Okay, punta na tayo sa love life mo. Spirit guide, kamusta po yung love life ng mga single na fire signs? Mayroon tayo ditong healing heart. Ayan. Ano pa po, spirit guide? So, siguro ito kayo yun. Ito, nag-e-enjoy lang kayo sa inyong mga ginagawa ngayon. Diba? Camera para po sa mga in a relationship at para naman po sa mga married. Ano po yung mensahe natin, spirit guide? Meron tayo ditong Cupid's arrow. Okay. So, tinamaan na naman. Tinamaan. Tignan natin ano yung nafe-feel sa'yo nitong ex mo. Punta muna tayo dun sa ex mo and then punta tayo sa taong paparating sa'yo. Okay, Knight of Cups. Okay, itong person mo, itong ex mo, mukhang mag, ewan ko kung nagpadala to sa'yo ng mga mensahe. Or ng, basta, or inad ka, diba? Kanina sinabi ko yun sa inyo. Kasi Mercury retrograde. Tignan natin. Ten of Wands. Okay, nai-stress siya. Siguro meron kayong unfinished business. Baka nga wala kayong closure. Baka hindi kanya binigyan ng closure at yun yung gusto niyang ibigay sa'yo. O kasi kahit siya nahihirapan. Tignan natin. Tignan natin. Okay, Knight of Wands. Okay, meron nga siyang unfinished business.
may love ba siya na nararamdaman sa'yo? Yung love na yon, sabi natin, bubot. Okay? Hindi siya seryoso. More on lust yung nararamdaman sa'yo ng taong to at nahihirapan siya. Tinatry ka nito kung ito man po ay nagparamdam sa inyo. Tinatry nito kung makukuha ka ba niya ulit. Fire sign. So, pag ganyan, ako, mag-ingat kayo. Kasi nakaalis ka na nga dyan sa toxic relationship na yan. So, huwag ka nang bumalik, diba? Mas mahalin mo yung sarili mo. So, tingnan naman natin. Spirit guide. Yung parating naman sa'yo na person. Okay? Kasi hindi naman lahat ay, you know, umaasa pa dito sa ex. Yung iba, gusto nyo na talagang makamit ng new person. Gusto nyo na may dumating na sa inyo. Tingnan natin. So, meron tayo ditong 10 of cups. Okay, family-oriented po yung taong to. So, siguro yung person na paparating sa'yo, ang new moon niya, or ang new moon, ang moon niya is in Cancer. Or maybe Cancer sign siya. Family-oriented yung taong yan. Oo. Tingnan pa natin. Yung welfare lagi ng family niya yung iniisip niya. 9 of Pentacles, so very responsible and mature yung mag-isip. May pangarap sa buhay. Meron, oh, 'di ba? More on family talaga. Seryoso, seryoso yung hinahanap nitong taong 'to. So kung gusto niyo, 'di ba? Ito na lang yung hintayin niyo. Ito yung i-manifest niyo, fire signs. Yung ito kasi seryosohan 'to. Yung paparating sa inyo. Tignan naman natin. Spirit guide. Para naman po sa mga in a relationship. Ano yung nafe-feel sa'yo ng person mo? 6 of Wands. Tignan natin. Spirit guide. Alam mo, very proud sa'yo tong ano mo. Person mo. Or maybe mas na-appreciate ka niya ngayon. Fire signs. Tignan natin. Kasi meron tayo ditong reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Tignan natin. So, siguro parang gusto na nitong makiayon sa mga gusto mo. Tignan natin. Okay, 2. Ace of Cups and 6 of Cups. Okay, so mukhang meron kayong pagtatalo. Sobrang, ewan ko kung big fight ito. Kasi tignan mo, merong reconciliation dito. So, makikipag-ayo siya sa'yo. Actually, namimiss ka niya ngayon. And parang natuto na siya kung ano ba yung gagawin niya para dito sa relationship niyo, diba? Halos mauwi yata kayo sa breakup nitong person mo. I don't know kung ano yung nalaman mo or ano ba tong pinag-awayan niyo. Ayan, pero may sinisikreto sa'yo yung person mo kasi. Kaya nagalit ka. Ayan, diba? Sumabog ka na dito. Actually, maayos pa yung pagkakatanong mo sa kanya doon sa nalaman mo. Hinuhuli mo siya kung nagsisinungaling ba siya. Fire signs. Ayan, pero may reconciliation dito. Makikita mo yung pagbabago sa person mo. Kasi natuto na siya from his or her past. Tignan natin, para naman po sa mga married, meron tayo ditong Cupid's arrow. Okay, ano yung nafe-feel sa'yo ng asawa mo? Fire signs, the Hierophant, o, diba? Kasi ito, this is marriage. Tignan natin. 10 of Pentacles. So, mas maganda yung relationship nyo ngayon. Di ko alam kung may magdidiwang dito ng 25th, tama, silver ba yun? Silver anniversary. Or renewal of vows. Oo. Or pwede, golden. Golden. Tignan natin. Yung iba po sa inyo, kukuhanin kayong ninong or ninang sa kasal. Tignan pa natin. Okay? Spirit guide. 4 of Cups. So, yan. May nalulungkot dito. Could be your person. Maybe ikaw. Feeling mo, hindi naaalala ng person mo. Malapit na yata yung anniversary nyo. Mukhang may surprise naman siya sa'yo. Oo. Parang feeling mo kasi nakalimutan niya. Meron nga tayo ditong ano, ayan no, have faith, love is coming, surprise invitation or meeting hesitation, 2 of Swords. 3 of Wands. Okay, may plano, may surprise sa'yo yung person mo. Ayan no,
hindi ka nakakahalata yung iba sa inyo. Or maybe kayo to, baka kayo yung may pinaplano dito sa person nyo. Hindi niya nakahalata yun. O feeling niya, hindi mo naaalala. Yan. So, yan lang po yung mensahe para sa'yo. Fire signs, maraming salamat po. And see you again on my next video. Enjoy the rest of your day and more blessings to come. Bye-bye!